Hello guys! Welcome back to my channel. Today, i-share ni Ate Apple kung paano nawala ang pagpapasma ng kanyang mga kamay. Kasi, pasmado ang kamay ko at ang paa ko. Since nang siguro nung bata pa ako elementary, alam nyo ba yun sa probinsya? Kasi sa public high school ako nag-aral. Uso pa nun yung di pa naka-sapatos, naka-stepping lang, alam nyo ba yun? Naka-stepping lang ako noon, tapos sa sobrang pasmado ng pa ako, pagdating ko sa school, akala mo ba yung kung saan ako nagpunta na sobrang itim na ng pa ako? Kasi nga, sa sobrang pasma niya, nahakot ko na yung mga alikabok. Kaya pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko, sabi, ano ba yan, Apple? Ba't ang itim ng pa mo? Akala mo, akala nila nag-araro ko, kung saan ako sa bukid ako dumaan, kasi sa Batangas kami dati, doon ako nag-aral ng elementary. Sa public lang siya, 'di ba? Sa totoo lang, 'di ba? Walang halong arte. Totoo naman talaga, yung dating mga public school, hindi naman nila required na magsapatos talaga. Ayun guys, naka-stepping lang ako pag pumapasok ako sa school. Naglalakad kami kasi medyo malayo din yung sa amin papunta sa school. Nalakad ko lang siya tuwing umaga. Tapos pagdating ko sa school, dahil sobrang pasma nga ng paa ko at ng kamay ko, sobrang itim na ng paa ko. Siguro hindi ko siya iniintindi, hindi ko siya ginamot, hindi ko rin siya kasi busy ang nanay ko noon. Kumbaga, sa sobrang dami namin, lima kami. Kumbaga, hinayaan ko lang siya hanggang mag-high school ako. Hindi ko sinasabi sa kanila na super pasmado ako. Basta, kailangan ko lang lagi na may dala akong bimpo or panyo. Tapos punas lang ako ng punas ng kamay kasi nga sa sobrang pasmado niya. Tapos, naisipan ko na talaga siyang gamutin sa sarili ko. Nag-research din ako sa mga YouTube, nag-research din ako, tapos patanong-tanong ako sa mga matatanda, sa mga nanay ng mga kaklasiko, napapansin nila, "Oy, Apple, ba't parang sobrang pasmado ka, kasi pati mukha ko, talagang hindi ko alam, basta sobra po akong pawisen, hyper, ganon." Talagang napapansin po lagad ng ibang tao na sobra po akong pawisin. Yan sabihin, "Uy, magpunas ka naman ng pawis mo." Ayun po, kasi syempre kasabay ng pagpawis natin ng mukha, pagpawis ng buong katawan, lalong pagpawis na ating mga kamay at paa. Yun, tapos siguro kailan lang, ito lang na-discover ko kasi may mga nakapagpayo din sa akin na maligo daw po ako ng hugas-bigas. Effective naman po siya, pero ang pinaka-effective po na naranasan ko na kaya nawala ang totaling pamamasma ng aking paa at kamay ay baking soda. Nilagay ko po siya sa maligamgam na tubig. Maligamgam po ang tubig, huwag po yung mga galing lang po sa gripo. Kailangan po maligamgam para nanunuot po sa ating mga kamay at sa ating paa. Ibinabad ko lang po siya, idinip po siya doon. Tapos, pwede din po, ang una ko din ginawa yung tawas. Nilagyan ko rin po yung warm water ng tawas kasi, di ba po, ang tawas nakakadry po yun. Inano ko rin po siya sa warm water. Warm po, warm. Tapos, dinip ko po yung paa ko, tapos pati kamay ko. Kasi, nanghihinayang naman ako, di ba, sabi, ilang minutes. Kasi, warm water siya, medyo matagal-tagal siya na mawala yung init. Siguro, hanggang iniintay ko lang siya na mawala yung init. Kasi, sayang naman. Halimbawa, pag sinabi mo lang 5 minutes lang, ma-warm pa rin siya. Ayun, basta intayin mo lang na lumamig kasi sayang naman, di ba? Sayang yung warm niya. Kaya yon, mas matagal, mas maganda. At kung sobra-sobra po yung pagiging pasmado nyo, siguro gawin nyo po to araw-araw or twice a day para makarir nyo po siya, para mabilis pong mawala. Kasi po, di ba guys, pagka gusto mong gumaling, talagang didibdibin mo na talagang kailangan mong gumaling, aaraw-arawin mo siya. Kasi once na ginusto mo, talagang mawawala po siya kesa doon sa kung kailan mo lang maisipan. Kaya minsan po sinasabi hindi effective kasi ang ginagawa po kasi ng iba kung kailan lang niya maalala, kung kailan lang siya sipagin, kung kailan niya lang maisipan. Ayun po. Siyempre, kung gusto po talaga natin gumaling, araw-arawin po natin, karirin po natin para gumaling po tayo kaagad.
Kaya lang po guys, pag po halimbawa, 1 week nyo pong ginawa, tapos naging effective na po siya, gumaling na po siya. Parang mga after 3 weeks po ulit, parang magiging pasmado ka po ulit. Kaya ang gawin nyo po, karirin nyo po siya ng husto, tapos pag po sobrang galing na kayo totally, yun po, saka nyo po itigil. Pagkatapos po, siguro po, twice a week, kahit isang beses, para wag lang pong bumalik. Para lang po guys, wag po bumalik yung pagiging pasmado po natin. Kasi wag po tayong mainip. Parang kung talagang mahal natin sarili natin, kailangan ikarir natin yung mga bagay na alam nating hindi maganda. Kagaya po nun, gusto nyo ba po yung for life po kayo na pasmado? Yung ba tipong kakapaligo nyo lang, pawis na kayo. Kaya minsan sabihin, magpunas ka naman ng pawis ka. Ayun po, para ma-improve din po yung sarili natin, kailangan karirin din po natin yung mga bagay na alam po natin na pwedeng makaganda po sa atin. Ayun lang po guys, sana po makatulong po sa inyo yung tawas na may maligamgam po na tubig, hugas bigas, o kaya po yung baking soda na nilagyan nyo po ng warm water. Kailangan po laging warm water para po manuot po sa ating balat. Salamat po sa panunood guys. Salamat po sa pag-subscribe at pag-view ng aming mga video. If may gusto po kayong ipagawa sa akin o may mga tanong po kayo, mag-PM lang po kayo sa akin at sasagutin ko po kayo. Thank you po sa panunood!